Hello, good day children. Welcome sa ating Christian Living Class. Ang ituturo ko sa inyo ngayon ay tungkol sa isang mabuting kaibigan. Alam niyo ba kung sino o ano ang isang mabuting kaibigan? Siya ay yung nagmamahal, nagmamalasakit, at tumutulong sa atin. Hindi niya tayo pinapahamak, sinasaktan, o ginagawang kaaway. Sa ating story ngayon ay makikilala natin kung sino ang isang magandang halimbawa ng isang mabuting kaibigan. Handa na ba kayong makilala siya? Siya si Jesus Christ. Makikita sa larawan na siya nagtuturo sa mga tao patungkol sa Diyos at sa kaligtasan. Sila naman ang magkapatid na sina Simon Peter at Andrew. Sa tingin nyo, ano kaya ang hanap buhay nila? Tama! They are fishermen o mga mangingisda. Ano ba ang ginagawa ng mga fishermen? Tama! Nanghuhuli sila ng mga isda upang maging pagkain nila at ng mga tao. Madali kaya ang kanilang ginagawa? Opo, mahirap po. Minsan, may huli. Minsan naman ay wala. Isang araw habang nakaupo si Jesus sa isang bangka at nagtuturo sa mga tao, nakita siya ng magkapatid na Simon Peter at Andrew. Kinausap niya ang mga ito at sinabing ihulog ang kanilang fishnet sa tubig. Ginawa ito ni Jesus dahil kaibigan niya sina Simon Peter at Andrew. At sinunod nga ito nina Simon Peter at Andrew. At marami silang nakuhang isda. Wow! Ang galing! Buti na lang tinulungan sila ni Jesus. Nagpakita siya ng magandang katangian ng isang mabuting kaibigan. Tayo rin, maaari tayong maging isang mabuting kaibigan sa ating kapwa. Tumulong tayo sa mga nangangailangan. Magmalasakit sa ating kaibigan. Iwasan natin ang pakikipag-away o paglayo sa ating mga kaibigan o kaklase. Hindi ito makakabuti. Maging sa ating community ay meron din tayong mga kaibigan na tumutulong sa atin. Sila ay sina teacher na nagtuturo sa ating bumasa, magbilang at magsulat. Farmer o magsasaka na nagtatanim ng mga gulay, prutas at palay. Nurse na nag-aalaga sa atin kapag tayo may sakit at marami pang iba. Ngunit, higit sa lahat, ang pinaka-the best na friend ay si Jesus Christ dahil tinutulungan niya tayo sa lahat ng oras. Kung bakit tayo nakakalapit kay Lord God ay dahil kay Jesus, dahil sa love niya sa atin. Dahil dito, nais din niya na maging mabuting kaibigan din tayo sa ating kapwa. Let us pray. Dear God, thank you for the people who help us every day. I want to grow up helping others too. In Jesus' name I pray. Amen. Our memory verse, Hebrews chapter 13, verse 6. The Lord is my helper, I will not be afraid. And for our activity, answer pages 22 hanggang 23 ng ating book.